Und. Let's go. Geh, frei. Da sieh da, da bitte die nih. Niti. Oh, pakai tak bawa ikan sampai kata binoan. What's up guys, ayan, for today's adventure natin, mga ngawil naman kaming dalawa ni Dugong. Talaga namang sobrang saya talaga nitong tropa kong to lagi. Siyempre, ang gagamitin natin bangka, itong jet ski ni Kuya Mario. Ayan, hihira muna kaming dalawa ni Dugong. Tapos ayun na nga, pinagsagwan ko muna si Dugong kasi siya naman yung pinakang malaking katawan kesa sa akin. Grabe, kahawig talaga ni Dugong si James Reed dito, oh. James Reed ng lalao. Tapos ayun na nga, nagyayabang pa nga dito si Dugong sa likod ko. Sabi niya mas marami daw siya mahuhuli kesa sa akin. Sabi ko nga kay Dugong, bago mo ko yabangan, hanapin muna natin yung timaan ni lolo mo nung kabinataan pa niya. Sabi kasi sa akin ni Dugong, napakagaling daw mga will ni lolo niya nung kabataan daw. Tapos dito napansin ko na ang good vibes ni Dugong ngayong araw, kaya tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, bakit ka masaya? Sabi niya sa akin, kasi daw notice daw kami ni Kuya Alvin Almanon Page. Sobrang saya daw talaga niya. Tapos ayun na nga, maibibigay pa daw sa aming regalo. Kasi natutuwa daw siya sa mga content namin dalawa ni Dugong. Tapos ayun na nga, tumabi muna kami ni Dugong dito. Kasi sabi ko sa kanya, parang may nakita akong bayabas. At ayun na nga, pinitik niya muna. Sabi niya, hinug na daw. Kaya dali-dali niyang kinuha. At iaabot niya pala niya ito sa akin. Parang naguguluhan lang talaga ako kasi parang hindi talaga to bayabas. At ayun na nga, naalala ko bigla, ito nga pala yung pinaglalaroan namin ni Dugong ng mga bata pa kami. Ito nga pala yung tinatawag na bayag kambing dito sa lugar namin. Ito yung laruan namin ni Dugong ng mga bata pa kami kasi ginagawa naming puzzle to. Kung makikita nyo guys, yung buto niya napakahirap niyang buuhin pag inalis nyo na. Tapos bukod sa ginagawa namin puzzle to, minsan ginagawa ko rin tong pambato kay Dugong pag makulit na talaga. Sobrang bagal niya kasi minsan makapick up ng mga sinasabi ko. Tapos ayun, dumiretso na kaagad kami dito sa timaan ng lolo ni Dugong. Maya maya nga lang pagdating namin dito, biglang may humigit agad doon sa pangawil ko. Siyempre ang inangat ko agad doon ng madahan-dahan kasi baka malagot. Pagkaangat namin, napakalaking lapo-lapo naman itong nahuli ko. Napakasarap nitong sabawan mamaya pag uwi namin ni Dugong. Kaso mahal to, baka ibebenta na lang namin to doon sa tito ko. Mukhang sweswertehin kami ngayong araw ni Dugong. Thank you Lord sa mga biyayang binibigay mo sa amin. Habang tinatanggal ko nga ito, sabi sa akin ni Dugong na swerte daw talaga yung timaan ni lolo niya. Kaya makikita nyo sa mukha ni Dugong na sobrang saya niya. Hindi nga lang pala kami ang nangangawil dito, meron din kaming kasamang nangangawil kaso medyo magkakalayo kami kasi masyadong maingay si Dugong, naririndi sila kay Dugong. Tapos ang hilig ni Dugong manghingi ng baon na pagkain ng mga kasamahan namin kaya lumalayo sila. Tapos sabi sa akin ni Dugong, siya naman doon susubok at nung binaba na nga niya yung pangawil, biglang may dumawi nga agad sa kanya. Mukhang malapit talaga itong kulapo kay Dugong kasi kamukha niya ito eh. At nung pag-angat nga ni Dugong, hindi pala ito kulapo, ito pala yung ibang variety ng kulapo. Ang tawag nga pala dito sa amin na isdang pool. Talaga namang tuwan-tuwa siya, kaso mas malaki pa rin yung akin, sabi ko sa kanya. Hipon nga pala ang pamain namin dito guys, tapos nangangawil kami pag malaki yung tubig, pag nagtataog o nagiging high tide na. Kasi doon nanginginain yung mga isdang kulapong ganito, katulad ng mga talakitok at mga pool. Tapos kapag mga ngawil nga pala kayo nito, dapat hindi kayo maingay o makalampog kasi konting tunog lang na marinig nila, lalayo agad sila. Meron din nga pala kami ditong nahuling malaking talakitok, hindi lang namin nabidyohan kasi biglaan kasi siyang dumawi, eh baka makawala at malagot pa yung tali namin kaya hindi na namin nabidyohan. Ito nga palang isdang to ay madali lang mamatay kaya kung nung nahuli namin ay talagang halos nagtitika-tika na agad. Tapos ayun na nga, dahil sobrang saya ni Dugong, niyaya na niya ako pa uwi. Sabi ko sa kanya, i-flex niya muna yung mukha niyang cute. At ayun na nga, sinunod na naman niya ako at natawa na naman siya sa sarili niya. Ito na nga pala lahat yung mga nahuli namin. Hindi lang namin nabidyahan yung mga ibang maliliit na nahuli namin kasi napakahirap gumalaw dito sa bangka. Baka kasi malaglag yung cellphone namin, ito lang yung pambidyo namin ni Dugong. Pag nasira to, nako, mukhang matitigil ang vlog. So ayun na nga guys, ano, let's go! Pauwi na nga pala kami ni Dugong at ayun, salamat sa pagsama nyo sa pangangawil namin. Ayun, vlog namin for today, adventure, ayun, nangawil kami. So ayun, thank you sa mga nanonood at lagi nag-share ng mga videos namin. Ayun, sana pagpalain kayo ni Lord. Yun lang guys, see you next vlog. You know how we do. Siya kabo.